At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagbaga kalalakihan, inutusan ni Sheila si Celia at dinala sa bakanteng kwarto sa ospital. At doon, sinungkil ang dalawa niyang mata. Nagtagumpay si Sheila at nagpatuli uli ang operasyon ng ospital. Isang umaga, ipinasok na ni Daddy ang pagkain ni Celia. Nagpapansin niya na nagkakaroon ng bata si Celia. Ah! Salamat sa sakripisyo mo sa akin, Danny, ha? Ha? Teka. Ang mga mata mo, parang mumo. Nagkakaroon ka ng mga mata. Ha? Oo nga. Nakakapakwa ang aking mga mata. Parang may naaninag na ako, Danny. Sige, magkakaroon ka ulit ng mga mata. Itay! Itay! Tingnan niyo ang aking mga mata! Itay! Bakit? Bakit ang mga mata mo, Celia? Itay, may umumbok sa pinanggalingan ng mga mata ko. May naaninag na ako, Itay! Ha? Oo nga. Nagkaroon na ng umbok sa pinanggalingan ng mga mata mo. Anong nangyari? Magpoldong, nag-regenerate po ang mga mata ni Celia. Kung ganun, pwede na naman niyang gamitin sa panggagamot. Siguro. Itay nating mabuo ang mga mata niya. Itay, masaya po ako dahil nagkakaroon uli ako ng mga mata. Ako rin, Rak. Masayang-masaya ako. Dininig ng Diyos ang mga panalangin natin. Hindi ko na inaasahan na ipagkakaloob niya. May Diyos, anak, at narinig niya ang panalangin ko. Ako rin, Itay. Tinanggap ko na wala na ako mamata. Pero tingnan niyo, nagkakaroon na uli ako ng mamata. Makapanggagamot na uli ako, Itay. Diyos ko, napakabuti ninyo talaga. Maraming salamat po, Diyos ko. Ano na ang kalagayan ng daddy mo? Nasa critical siya ngayon, mami. Ha? Maliligtas pa kaya siya, iha? Gagawin ko po ang lahat ng paraan para maligtas siya, mami. Si Celia, baka pwede niyang gamutin ang daddy mo. Paano niyang gagamutin? Wala na nga siyang mata, mami. Ha? Sino ang makakagamot sa daddy mo? Baka hindi mo makaya. Tulad ng sinabi ko, mami. Gagawin ko ang lahat ng paraan para mapagaling ko siya. Ay, Dr. Gina, kailangan po kayo sa ICU ngayon din. Ha? Bakit, Andrea? Anong nangyari? Naku, nag-stop po. Narapit lang daddy niyo. Hindi. Siya na iha. Puntahan mo agad ang daddy mo. Iligtas mo siya. Bilisan mo. Opo, mami. Pupuntahan ko na ho ang daddy. Parang susuko na ako. Hindi ko na kayang pagalingin ang daddy. Hindi na siya makausap.
Ah, tama. Yung mga mata ni Celia na ipinadukot ko. Naka-preserve pa yun sa laboratory. Kukunin ko. Baka pwedeng gamitin yun. Panggamot kay Daddy. Ah, pupunta ako ngayon din sa laboratory. Ah, ito. Bubuksan ko. At kukunin ko ang mga ito. Tapos ilalagay ko sa ulunan ni Daddy. Sana gumana pa ang kapangyarihan nito para magamot ang Daddy ko. Ah, ano yun? May nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa mga mata ni Celia. Ah, ano ito? Ha? Mga mata ni Celia? Gumagapang sila sa kamay! Ah, itatapon ko! Hindi matanggal! Dumikit sa kamay ko! Pupunta sila sa mukha ko! Hindi! Hindi! Di ba? Pupuntahan ko si Daddy! Susubukan ko ang kapangyarihan ng mga matang ito! Dani, marami na namang pasyente sa klinika mo. Opo, Mang Poldo. Bumalik na ang kapangyarihan ng mga mata ni Celia. Ang daming nagpapasalamat. May nagbibigay ng kung ano-ano. Kalooban ng Diyos ang panggagamot niya. Hindi ko kayang ipaliwanag kung paano gumagaling ang mga pasyenteng tinititigan niya. Hindi kaya abutin ang isipan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Sana hindi na maulit ang nangyari sa kanya. Hindi na. Dahil may pulis na akong request na magbabantay dito, lalo na ho sa gabi. Mabuti naman at pumayag sila. Hindi naman sila. Nagdalawang isip na magbantay ng mag-request ako. Dali-dali rin silang pumunta rito. Kumusta na kaya ang ospital ni Sheena? Hindi ko alam, Mang Poldo. Di pa ako nakakagawin doon eh. Oo nga pala. Nabalitaan ko na inatake na naman sa puso si Don Generoso at nasa critical daw na condition ngayon. Ha? Eh kung ganun, baka pupunta ulit si Sheena dito at magpapatulong na gamutin ang dati niya. Ha? Dani, may sasakyan na tumigil sa harap ng klinika mo. Sino kaya yan? Magbulo, si Doña Clara. Daddy, nandito na ako. Susubukan kong gamitin itong mga mata ng Celia. Daddy, naiisay ka! Hindi! Hindi! Ang daddy ko! Nasusunog ang daddy ko! Nurse! Tulungan niyo ako! Kunin niyo ang fire extinguisher! Patayin niyo ang apoy! Bilisan niyo! Susunog! Susunog! Susunog po! Si Don Inirizo! Tumawag pa ng bumbero! Ano ang nangyari? Tumikit na sa mukha ko! Ayaw ko na ito! Ayaw ko na! Daddy, lumaban ka! Mabubuhay ka pa, Daddy! Daddy, huwag kang bumitaw! Daddy! Sabi ni Dad, wala raw doon si Celia. Pero parang nandun lang siya sa loob ng klinika.
Di ba? Magagamot siya siguro ni Sheda. Di niya pababayaan ang aban niya. Tumawag kayo ng bumbero! Nasusunog ang ospital! Marami lang pasyente! Ang natrap! Magkakasunog din sila! Ano yung ingay na yun? Teka! Ang ospital! Nasusunog! Hindi! Si Hineroso! At Sheda iha! Ang daddy mo! Ilabas niyo ang daddy mo! Sheda! Dani, Celia. Itay, bakit po? Anong nangyari? Nasunog ang buong ospital ni Sheena. Kasamang nasunog si Tito Hineroso mo. Ho! Ano, Diyos ko, wala bang nasunog sa mga pasyente? Ligtas daw silang lahat. Iisa lang namatay. Si Bilascong Hineroso lang. Ha? Wala nang ospital nila, Tatay? Wala na, Celia. Tinupok ng apoy. Naging abo na. Nagbayad din sila ng mga kasalanan nila. Sukdo na ng pang-api nila sa atin noon, Itay. Oo. Hindi ko makalimutan ang mga pinaggagawa nila sa ating mag-ama. Napakasama nila. Huwag na ninyong ibalik sa alaala ninyo ang mga yun, Itay. Kalimutan na lang natin sila. Bahala na ang Diyos sa kanila. Hineroso, kawawa ka naman. May sakit ka na nga. Nasunog ka pa. Kasalanan ko, Mami. Sinubukan kong gamitin sa kanya ang mga mata ni Celia. Pero bigla na lang may lumabas na apoy. At tumikit sa mukha ko ang mga mata niya. Hindi ko matanggal. Ha? Oo nga. Paanong nangyari yan? Tanggalin mo yan, iha. Ipa-opera mo para matanggal. Opo, Mami. Pero pagkatapos na lang, may libing ang daddy. Bakit nangyari ito sa atin? Bakit? Ewan ko, Mami. Baka may nagsumpa sa atin. Kaya nangyari ito. Sino naman ang magsusumpa sa atin? Sino pa sa akala nyo? Walang iba, kundi si Celia, Mami. Ha? Ang walang hiya. Kung siya ba, mabuti pang patayin na lang natin siya. At idamay na rin natin ang tatay niya. Celia, napakaliwanag ng buwan. At maraming nagkikislapang mga bituin sa langit. Oo, Danny. Parang nagbubunyi ang langit. Celia, baka napapanood na para tayo mapag-isa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Celia, gusto ko sanang magpakasala tayo. Ha? Sige. Hindi ako tumututol sa gusto mong mangyari. Kaya lang, ipangako mo sa akin, ha, na ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Oo, Celia. Hindi lang habang buhay, kundi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pangako. Sige. Kailan mo gusto mong magpakasal tayo? Gusto ko sana sa lalong madaling panahon. Thank you.
ang nangyayari sa akin. May mga mata na tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nahihilo ako dahil lahat ng ito ay nakakakita. Hindi ko alam kung saan ko ifo-focus ang aking paningin. Ah, oo nga. Kung ganun, isinumpa ka. Dapat maalis ang sumpa sa iyo, iha. Kung totoong isinumpa ako, paano maalis? Paano, Mami? Hindi ko alam, iha. Magtanong tayo sa magahan, nakakaalam. Cecilia, alam kaya niya kung paano maalis ang sumpa? Sinubukan mo na bang operahan yan para maalis? Sinubukan ko na, Mami. Pero nasusunog ang mga gamit. Ah, bukas. Subukan natin pumunta sa klinika ni Daddy. Makiusap tayo kay Celia. Baka alam niya ang paraan para maalis ang sumpa sa'yo. Sige po, Mami. Nahiya akong magpakita sa mga tao kung ganito ang kalagayan ko. Nagkabalas-balas tayo. Nasunog ang buong ospital. Tapos namatay ang daddy mo at nagkaroon ka pa ng kanyang kalagayan. Ano naman kaya ang susunod na mangyayari? Mami. Napakasakit ng nangyari sa atin, iha. Parang bangungot sa ating dalawa ito. Ewan ko kung makakayanan ko pa. Kung may susunod pang mangyayari, baka hindi ko na makaya at ikakamatay ko. Nalulungkot ko. Hindi kita pwedeng gamutin, Sheena. At bakit naman hindi pwede? Marami kang nagagamot. Pero ako na pinsan mong buo, hindi mo magagamot? No ba yan? Ayon sa salaysay ng lolo, hindi ko raw pwedeng gamitin ang kapangyarihan ng mga mata ko sa mga taong nanakit sa akin. Mapapahamak lang daw sila. Pero hindi mo pa sinusubukan. Ah, teka. Bakit may mga mata ka na? Di ba nadukot ang mga yan? Oo, pero nagkaroon uli. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng ganun sa akin. Pero pinapatawad ko na siya. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ah, sige na, Celia. Subukin mo akong gamutin. Sige na! Ano ka ba, Celia? Gamutin mo na si Sheena. Kung hindi, papatayin kita! Baril! Wag! Ano? Gagamutin mo o hindi? Ha? Ito. Sobra ka na, Clara. Itay? Ikaw? Di ba patay ka na? Patay ka na, Itay! Subdula na ang kasamaan ninyong mag-ina. Kaya kailangan na kayong maparusahan. Lolo, utusan ninyo si Celia. Nagamutin naman ako. Hindi pwede. Dahil ang mga mababait lang ang pwedeng magamot ng kapangyarihan na ibinigay ko sa kanya. Hindi ako naniniwala, Itay. Kaya kung ayaw ninyong gamutin ni Celia ang aking anak, papatayin ko na siya. Ayaw ko sanang maparusahan kayo. Pero sobra na kayo. Kaya ito ang nababagay sa inyo. Anong nangyayari sa amin? Hindi ako makagalaw. Umiinit ang bukong katawan! Dumikit na sa kamay ni Sheena ang mga mata ni Celia.
Pumunta siya sa klinik at pinilit nilang gamutin niya si Shelly para kumalik. Pero nagpakita ang kaluluwa ng matandang gusti. At siya na ang nagbigay ng parusa sa saking na mag-ina. Ang walang katapusang hapdi at kiron sa buo nilang katawan. Samantala, naging maganda ang pagsasama nila Daddy at Celia. Nagpatuloy ang kanilang panggagamot sa pagkamahihirap at naging maligaya sila sa isa't isa. Mag-aapo, dyan na nagtatapos ang aking kwento at abangan ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Maraming salamat. Magiliw naming tagapakinig, dyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Mga Mata ni Celia, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika: Oscar Ora. Nilapatan ng tunog: Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon: Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Cela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.